I've already applied in several call center companies and unfortunately, I didn't make it. So, hihingi lang po ako ng tips. Wala pa po akong experience sa call center industry. Nahihirapan lang po ako sagutin yung isang tanong sa interview na, what is your greatest strength and biggest weakness? Tatanong ko lang po, lang sana kung ano and paano the best way to answer the said question kung Miss Universe. Okay, kanya-kanya tayo ng sagot. Ah, sige, offers, Frank. On the spot. Being part of the learning and development before, I'd always tell the people na hindi pa nakakapasok sa call center. Kasi I'm also a call center advocate. Before this show, I was dreaming of a show specific for call center. Wow. I would always tell the people na nakakausap ko na wala pa sa BPO na the way for you to answer that question is you focus on something na meron na kaagad solution. Na pwede mo na kaagad i-brag about. Say, yes. For example, sa greatest strength mo, what are the things that the company can benefit from. Yeah, what can they get from you? Ganon. Yes, and the weaknesses naman, ito yung mga bagay na merong solusyon, wag naman tayo dun sa dead end, diba? Correct. Baka hindi ka na i-hire. Kailangan maka-convert mo yun into strength. Yes, that's correct. Yeah, that's important. Wow, pang Miss Universe. Next, Tenshong! And yun naman, it's a motivational naman yung sinasabi ko kasi nga nakaka-relate ako dun sa ilang beses na siyang hindi nakapasa kasi ako, tell sinabi us your ko story. Na nga, go ahead. 7 times ako nag-attempt and then 7 companies yung nag-decline sa akin due to my accent, tapos parang wala talaga kasi di ba? So ang ginawa ko dun is deadma, wala akong pakialam kasi at the end of the day kikita ako, di ba? At meron so, talaga magtitiwala pa rin sa. Oo, yes, naman kasi 7, di ba yung iba twice nadi-discourage na. Na. So ako talaga sabi ko hindi, kailangan ko tong ituloy. Kailangan ko tong i-try kasi na-challenge ako nung una na hindi ako nakapasa. Sabi ko, ano bang meron dito na mahihirap makapasok? Correct. Ano bang meron ako, wala ako, na hindi ako makakapasok dito? So, nakakatawa lang kasi nung na-hire na ako, yung mga pinag-a-applyan ko, pinagtatawagan na ako na, wow! Okay. Oh, parang ganun. So, yan. So, yun, hindi naman siya pagmamayabang. Pero it's a way of motivating people na huwag kayong mag-give up kasi Diyos ko, yan lang. Dini-decline lang kayo. And to begin with, pinanganak ka na walang kontrata, walang trabaho. Yes, and diba? You have to think it this way. That's 7 out of how many call centers, di ba? How many call center companies? Ang dami. At saka, kasi meron silang sinasabing after 6 months ka pa pwedeng mag-apply ulit. Di ba? Ibang ganon. So, kapito ka, so sabihin nating mga 30 sa isang araw-araw-araw. Diyos ko, maikot ko na lahat. Mag-rotate ka na pa ulit-ulit. At saka maganda dito sa Metro Manila. No, joke lang naman yon. Pero yun yung concept doon is be positive. Yes. Correct. At saka dito sa Metro Manila, kung mapapansin mo, parang 7-11 na lang ang call center ngayon. No? Parang bawat 1 kilometer may call center agad. Yes. Kahit mga malls, may call center. Oh. Palengke, may mga call center. Alam mo, MRT, mayroon nang nagbibigay ng mga headhunter. Oh, diba? Sa school namin, may course na siya for kung gusto mo maging agent, nire-ready ka na. Oh. So, diba? Kung magapag graduate ka na ganun yung certificate course mo, at least ready ka na, di ba? Hustler ka na sa training nyo pa lang. Alam mo na yung mga accent, yung mga geography ng US. Wow, geography dun talaga ako. Yun. Anyway, na-mention niya kasi, di ba, you have no experience. Tama ba ako? Fresh wala graduate da, siya. Oo, for a fresh graduate kasi normally, di ba, sila yung mga may experience, humuhugot na galing akong ganito, ito yung na-learn ko. Kayo, for fresh graduates, i-share nyo na ipagmalaki nyo na you are ready to learn. Yes. Kasi, di ba, wala kayong experience eh. So, what is it in you na kaya naming mag-benefit from? Kung ako yung company, syempre, gusto nyo na, sir, I am a fast learner. I am adaptable. Totoo. Okay, and I suggest you join organizations in college pa lang para at least may credentials ka na. Makita nila na ano ka, mahilig ka mag-volunteer. Linya ko actually yan. Nung nag-apply ako, sabi ko, I'm like a capsule. I'm willing to absorb everything that they're gonna teach me. And pack 20,000 pesos kagad ang salary right after graduation. Kailan ba yung rate ngayon? Plus incentives. Pack, ganun. Isa yun sa mga parang glaring talaga, no? Na parang greener pasture agad kayo mga tao na minsan nga may ka-team kami nun dati, doctor, nag-apply sa call center. And then yung mga nurses ngayon, mga USRN, naghahabang nag-aantay sila ng US visa nila, nag-work sila sa call center. I mean, iba kasi parang, nakakaya naman, parang ang mahal-mahal ng school ko, parang gano'n. Parang mas mahiya ka kung hindi ka pa nakakapag-work. Yeah. Nang ilang buwan ka na nagtumatambay sa bahay. Diba? Pag decent naman kasi yung job mo, regardless if what it is, don't be ashamed of it.
Kasi wala naman, hindi ka nagnakaw, ba't ka mahihiya, diba? Correct. Saka habang tumatagal, like, ganito, may mga show na for call center. Sana nga magkaroon ng, diba, may movies about call center. Sana lang magkaroon ng mga teleserye na parang ang focus na call center life. Parang yun yung in-expect ko eh. May book na, may radio show na. At least, parang the more people na nakakakita na, ah, ganun pala yung life nila. Parang nawawala yung misconception. Yes. And nawawala yung stigma na parang yes, no-brainer yung job. And then parang telephone operators lang naman kayo. Mm-hmm.